service for the Davaoenos. Now, ang gusto natin is yung mga nag-iisip ng mga LGUs na mag-full digitalization ng renewal at issuance ng business permits nila, pwede mo bang i-share sa kanila kung gaano kahirap, gaano katagal ninyo binuo itong full digitalization natin? Okay, Lawrence? Yes, medyo mahaba-haba rin po yung discussions nito before natin talaga na-conceptualize po itong online renewal natin. So, it is a joint effort po ng City Information Technology Center ng City, ng Business Bureau po, o yung Business Permit Licensing Office natin. So, talagang sali na rin po yung Bureau Party po, pati UWA, para posituit na itong online system natin, business permit system natin, will pass through all the legality. So, sa awa naman po ng Diyos, nakita natin na okay pala itong online. So, I receive pala po feedback niyo, kasi umuwi po pala po sa mga renewal sites natin. Talagang masaya po sila sa automation at saka sa online system natin. So, we do hope na kaya po dito sa Davao, sana po sa Pilipinas, sa lahat po ng LGU, sana po meron na tayo itong online system natin. Because this will really help po sa mga taxpayers natin. Human factor, human error, at saka convenience po ng taxpayer, i-insure po natin. Thank you, Attorney Lawrence, for sharing na pwedeng gawin at pwedeng i-implement siya rin ng ibang mga LGUs. Kailangan lang ay come together ang iba't ibang opisina na LGU para mag-upan nila or mitigate nila yung improve service para sa kanilang mga consumers. And finally, Attorney Lawrence, gusto namin kayo i-congratulate kaming mga Davaoenos at ang buong mundo. Gusto namin kayo i-congratulate dahil meron kayong award na Outstanding Performance for Calendar Year 2020 of the Revenue Generation Program of the BLGF at Outstanding Performance in Exceeding the Real Property Target with Collection Efficiency of 190.95% and Business Tax Target with Collection Efficiency of 153.24%. Meron kayong natanggap na award. And another recognition as Top 7 on the local revenue collection among all cities. Nakuha ninyo ito from the Bureau of Local Government, Finance 11. Ngayon, na-achieve din ito, nagawa ninyo ito during a pandemic. So, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung sikreto ninyo? Paano ninyo na-achieve ang itong outstanding performance ng opisina ninyo? Well, I would like to thank po yung hardworking women, men and women po from the City Assessor's Office, City Assessor's Office, Business Bureau, Information Technology Center natin, at dahil po sa leadership rin ni New York, na-achieve natin itong test natin yung high percentage of collection. And aside from that, Mayor, nagpapasalamat rin po kami sa mga taxpayers natin. Because without them po, gusto na talaga na tulungan yung Davao City to pop up with this pandemic po, na talagang yung obligations nila and responsibilities nila to pay yung mga taxes po nila, yung ginawa po nila. So, more ang success po natin, Mayor, is the joint effort of all the hardworking men and women of city government, and at the same time po, yung talagang trabaho po, yung service ng totoo po tayo sa mga constituents natin. Yes, thank you, Attorney Lawrence, for sharing that with everyone on yung cooperation, yung joint effort ng lahat, and yung isang direction na gusto natin na merong maayos na pagservisyo para sa taong bayan ay will give an outstanding performance para sa ating mga offices. On behalf of the Davaoenos, Attorney Lawrence, please extend our gratitude sa iyo.